maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action at Chinese martial arts na pelikula na pinamagatang Fearless. Now sit back and enjoy the movie. Ang 10 taong gulang na si Wu Yuanjia ay anak ng isang martial arts master na si Andy. Hindi niya pinapayagan si Wu na sumali sa pagsasanay dahil sa kanyang asthma. Subalit ang bata ay mayroong passion para sa kung fu, kaya sinusubukan niya ang lahat para makasilip sa klase ng kanyang ama para matutunan ang basic nito. Ang natatanging kaibigan ni Wu ay ang batang si Jinsun. Ginagawa niya palagi ang assignment ni Wu upang makafocus siya sa pag-iensayo. Si Andy ang pangalawang pinakamagaling sa martial arts sa kanilang bayan. Ito ay malapit nang magbago dahil hinamon niya ang pinakamagaling na si Zhao. Excited si Wu tungkol sa laban at malaki ang tiwala na mananalo ang kanyang ama. Si Andy ang nakakalamang sa laban at malapit na sanang ipatama ang nakamamatay na suntok kay Zhao. Ngunit ang paniniwala niya para sa patas na laban ay pinigilan siyang gawin ito. Sinamantala niya ang kabaitan ni Andy, pinag-aatake siya ni Zhao at walang galang na naipanalo ang laban. Nagdalamhati si Wu dahil sa insidente. Ang anak ni Zhao ay hinamon siya sa isang laban para patunayang mas magaling ang kanyang ama. Tinanggap ni Wu ang hamon ngunit madali siyang natalo ng kaaway. Sa sandaling ito, nanumpa siyang ibabangon muli ang pangalan ng kanyang pamilya at magiging pinakamagaling na martial artist sa Tianjin. Siya at si Jinsun ay pumunta sa silid-aklatan ng kanyang ama at ninakaw ang libro tungkol sa martial arts. Gamit ang libro, nagsanay siya araw-araw at hindi malang nagpahinga. Nang sa tingin niyang handa na siya, hinamon niya muli ang anak ni Zhao sa isang laban. Kumpiyansya siya sa sarili at tinanggap ang hamon, ngunit kaagad na napatunayang mahina laban sa batak na si Wu. Pagkalipas ng ilang taon, malaki na si Wu at naging mas magaling pa sa martial arts. Matagal nang patay ang kanyang ama at pati na rin ang kanyang asawa na nag-iwan ng isang anak na babae. Binibigay niya ang lahat sa kanyang anak dahil siya na lang ang tanging kasiyahan niya sa buhay. Pagkatapos ng huling laban niya kay Zhao, si Huo ay nanatiling undefeated. Lumaban siya sa ilang katunggali ngunit wala man lang sa kanila ang nakapagpapawi sa kanya. Nagkaroon din si Huo ng maraming tagahanga sa paglipas ng panahon. Ngunit nagsimula na siyang maging mayabang at nakalimutan na ang prinsipyo ng kanyang ama. Lagi siyang umiinom at nagpa-party sa lahat ng oras at hinayaan ang kanyang mga disipulo na magsaya sa halip na magsanay. Merong isang araw na napalabis ang kanyang pagsasaya at nakalimutan ng umuwi sa kanyang anak. Nagastos niya na ang lahat na pera ng kanyang pamilya at nabaon na sa utang ngunit wala siyang pakialam sa mundo. Isang araw, pumunta siya sa kanyang kaibigan na si Jinsun na ngayon ay isa ng mayamang negosyante at may-ari ng sikat na restaurant. Gaya ng dati, uminom siya hanggang hating gabi at nilibre ang lahat na kanyang mga disipulo. Pinaalalahanan siya ng kanyang assistant na isang taon nang hindi nagbabayad ng bills si Wu. Nang gabi ding yun, sinubukan niyang kausapin si Wu. Alam ni Jinsun na gusto lang si Wu ng kanyang mga disipulo dahil lagi silang nililibre nito. Gusto niyang maging maingat si Wu sa paggasta ng pera, ngunit inisip ni Wu na nagiging madamot si Jinsun. Sa sumunod na araw, nakasabay niya ang kanyang pinakamagaling na karibal na si Qin. Siya ang nag-iisang lalaki na hindi pa nakakalaban ni Wu. Dahil natalo niya ang lahat na kalaban, si Qin ay kinikilalang pinakamagaling na martial artist ng karamihan. Nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo na nakasakit sa pride ni Wu. Inilabas niya ang kanyang galit sa mga disipulo at binugbog sila habang nagsasanay. Isang araw, dinala ang isa sa kanyang mga disipulo na naka-stretcher. Binugbog siya ni Qin sa isang kadahilanan. Ipinalagay ni Wu na ginawa niya ito dahil sa inggit at napuno siya ng galit. Sa restaurant ni Jinsun, si Qin at kanyang pamilya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Biglang pumasok si Wu kasama ang mga tauhan at nagsimulang uminom sa kalapit na mesa. Pinakiusapan siya ni Qin na ipagpaliban muna ang kanilang hidwaan, ngunit si Wu ay wala sa mood para umatras. Sinubukan siyang pigilan ni Jinsun ngunit nainsulto lang siya sa sinabi ng kaibigan. Dahil sa galit, kinalimutan niya na ang kanilang pagiging magkaibigan. Hinamon ni Wu si Qin sa isang duelo at sinabing lumuhod siya sa harapan kung ayaw niyang lumaban. Ang lahat ay lumabas sa restaurant dahil sa takot at naiwan sa loob ang dalawang mandirigma. Nagkaroon sila ng matinding labanan at pareho silang patas sa galing at sa lakas. Ngunit nang nilamon si Wu ng kanyang galit, hindi na siya lumaban ng patas.
Binugbog niya si Kin hanggang sa siya'y manghina at nagpatama ng nakamamatay na suntok sa kanyang dibdib dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Nang bumalik si Wo sa bahay, naabutan niyang wala ng buhay ang ina sa kama. Pinatay siya ng tagasunod ni Kin para maghiganti sa kanya. Nagdalamhati siya sa pagkamatay ng ina at na-realize na nandun din sa bahay ang kanyang anak na babae. Habang papunta siya sa kwarto ng anak, nakita niya ang pinakamalaking sorpresa ng kanyang buhay. Nakahiga siya sa kama habang nababalutan ng dugo. Hawak niya ang isang maliit na bag na iriregalo dapat sa kanya kapag nakauwi na siya sa bahay. Lumabas siya sa bahay at pinaalam sa kanya ng mga tagasunod na kaya binugbog ni Kin ang disipulo dahil sa pagbastos nito sa kanyang asawa. Hindi siya binugbog ni Kin dahil sa galit, ngunit para sa dangal ng kanyang asawa. Napuno siya ng lungkot at labis na nagsisi sa ginawa. Wala na din siyang nakikitang rason para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sumakay siya sa unang barkong naglayag, nagmukmok sa isang gilid at pumayag na dalhin sa kahit saan. Pagkatapos na manirahan sa kalye ng 6 na buwan, sinubukan niyang magpakamatay ngunit naisalba siya ng isang grupo sa may ilog. Dinala siya sa kanilang tribo at inalagaan doon. Ngunit nang magkaroon siya ng malay, dumaan siya sa labis na depresyon at hindi kinausap ang kahit na sino. Ang bulag na babae na may pangalang Moon ang nag-alaga sa kanya at labis na nag-alala sa kanyang katayuan. Isang araw, pinakiramdaman ni Moon ang buhok ni Wo at inalok siyang maligo. Naglakad siya sa unang pagkakataon makalipas ang 1 buwan at pumunta sa ilog kung saan tinulungan siyang gupitan ni Moon. Simula ng araw na yon, naging miyembro na siya ng kanilang komunidad. Tumulong siya sa pagluluto, sa pagtatanim ng palay, at tumulong sa mga gawaing bahay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nahulog ang loob ni Moon at Wo para sa bawat isa. Isang araw, isang bata mula sa kanilang tribo ang natagpo ang nagdanakaw ng baka sa kalapit na pamayanan. Si Moon at kanyang ina ay humingi ng tawad sa karibal na pinuno, ngunit ayon sa kanilang tradisyon, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay dapat napahirapan hanggang sa masunog ang buong insenso. Nagsalita si Wo para sa tribo at sinabing siya na lang ang tatanggap ng parusa. Ngunit ang parusa para sa matatanda ay medyo naiiba, ibig sabihin ay kailangang lumaban ni Wo sa lider ng tribo. Bagamat kaya siyang agad na tapusin ni Wo, ayaw niya nang gamitin ang kaalaman para makapanakit pa ng tao. Hindi man lang siya dumipensa sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos ng kaunting pag-uudyok mula sa matanda, nagsimula na siyang umiwas sa mga atake. Naubos ang insenso ngunit hindi man lang nakapatama ang lider sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at pinuri si Wo. Sa sumunod na araw, si Huo, Moon at mga bata mula sa tribo ay pumunta sa bukid. Gustong matuto ng mga bata ng kung fu mula kay Huo, ngunit tumanggi siyang turuan sila. Alam niya ang masamang maidudulot ng kapangyarihan sa tao at gustong panatilihing mapayapa ang kanilang nayon. Isang araw, bumisita si Moon sa puntod ng kanyang mga magulang. Dahil dito, naalala ni Huo ang kanyang anak at mga magulang na kanyang iniwan pagkatapos silang mamatay. Ngayong maayos na ang kanyang pag-iisip, gusto niyang umuwi para bisitahin ang kanilang puntod. Sinabi niya kay Moon ang kanyang plano at masaya pa siyang hinikayat nito. Nangako si Wo na agad siyang babalik at humiling na hintayin siya ng dalaga. Sa sumunod na eksena, nakauwi na si Wo sa bayan ng Tianjin na ngayon ay ganap ng naiibang lugar. Pagkatapos bumagsak ang Qing Dynasty, ilang malalakas na bansa ang umatake sa China at namuno sa bansa. Ang Tianjin ay naging bahagyang kolonisado dahilan para manirahan ang ilang dayuhan sa syudad at maka-impluensya sa kanilang kultura. Pumunta si Huo sa dati niyang bahay na ngayon ay isa ng sirasirang tahanan. Ang tagapaglingkod ng kanilang pamilya na si Laifu ay inibitahan siyang pumasok sa loob. Sinubukan niya ang lahat para mapanatili ang bahay ngunit pagkatapos na umalis ni Huo, ang kanyang mga pinagkakautangan ay hinalubhog ang lugar para maghanap ng pera. Pumunta si Huo sa libingan ng kanyang pamilya at humingi ng tawad sa kanyang ama. Sa wakas, ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit hindi niya pinatama ang suntok ilang taon na ang nakalilipas kahit na kaya niyang ipanalo ang titulo bilang pinakamagaling. Pagkatapos nito, pumunta siya sa pamilya ni Kin at nagbigay galang sa kanyang alaala. Habang siya naglalakad-lakad sa syudad, nakita niya ang isang wrestler na may pangalang Hercules O'Brien na hinahamon ang mga Chinese sa isang laban. Nanatili siyang undefeated at naniniwalang mananalo muli sa susunod na laban. Para pangalagaan ang Chinese heritage, gusto siyang hamunin ni Wo ngunit kailangan niya ng pera para magawa ito.
Pumunta siya sa lugar ni Jinsoon at humingi ng tawad sa nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Pinaalam niya dito na natuto na siya sa kanyang mga kasalanan. Nang malaman ni Jinsoon kung bakit kailangan niya ng pera, hindi siya nagsayang ng oras at binigay ang pera gamit ang kanyang assistant. Nangyari na nga ang pinakahihintay na laban ni Hercules at Huo. Sa unang tingin, ang maliit na lalaki gaya ni Huo ay hindi magagawang manalo kay Hercules na doble ang laki sa kanya. Bago magsimula ang kompetisyon, hiniling ni Huo na maging sibilisado at patas ang kanilang laban. Dahil hindi siya nakakaintindi ng Chinese, sinabi ng announcer kay Hercules na gusto siyang pulbusin ni Huo at natawa siya sa kanyang narinig. Nagsimula ang laban at agad na nakuha ni Huo ang kalamangan. Nang mas tumindi pa ang kanilang paglalaban, niligtas ni Huo ang kanyang katunggali sa pagkakatuhog sa mga pako sa gilid ng ring. Tinanggap ni Hercules ang kanyang pagkatalo at diniklarang panalo si Huo. Umani siya ng kasikatan mula sa isang laban at pinatawag sa Shanghai. Nakasama niya doon si Jinsoon at nagbungkahing magbuo sila ng Jingwu Athletic Association. Sa paraang ito, mapapanatili nila ang kanilang heritage kahit na lagi silang ginigipit ng mga dayuhan. Samantala, ang grupo ng opisyal mula sa iba't ibang nasyon ay hindi masaya sa lumalagong kasikatan ni Huo. Iniisip nila na ang pagkapanalo niya sa laban sa dayuhan ay maaaring pumukaw sa damdamin ng mga inchik na lumaban sa mga mananakop. Kaya naman para masigurong matatalo siya sa susunod na laban, nagmungkahi sila ng laban sa pagitan ni Huo at apat na dayuhang champions sa loob ng isang araw. Ang representative ng Japan na si Mr. Mita ay nangakong tatapusin si Huo sa pagkakataong ito. Kahit na mahirap ang hamon at walang dudang isang taktika para matalo siya, sumang-ayon pa ring sumali si Huo sa kompetisyon. Isang araw bago ang malaking laban, nakipagkita sa kanya ang Japanese champion na si Tanaka. Uminom sila ng tsaa at kinaibigan ang bawat isa. Si Tanaka ay isang respetadong sportsman gaya ni Huo. Dumating na ang araw ng kompetisyon. Lumaban si Huo sa tatlong mandirigma mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala man lang sa kanilang tumagal ng 2 minuto sa loob ng ring. Nagawa niyang matalo ang tatlo nang walang kahirap-hirap at hindi man lang pinagpawisan. Sa huli, lumaban siya kay Tanaka na humingi ng paumanhin dahil sa hindi patas na laban at nagtanong kung gusto niyang i-reschedule ang laban. Sinabi ni Huo na ayos lang ito sa kanya at nagsimula na ang unang round. Naglaban sila gamit ang napili nilang mga armas. Gumamit si Huo ng Sanjigun at Katana naman para kay Tanaka. Sa gitna ng kanilang matinding bakbakan, aksidente silang nagkapalit ng mga sandata. Hindi masyadong magaling si Tanaka sa paggamit ng Sanjigun, kaya para gawing patas ang laban, inalok siya ni Huo na magpalit muli ng sandata. Ang unang round ay natapos sa isang tabla dahil pareho silang hindi nakakilos. Habang nagpapahinga para sa susunod na round, nainom ni Huo ang tsaang nilaso ni Mr. Mita na pumusta ng malaking pera sa kanyang pagkatalo. Nagsimula ang laban ngunit biglang nagkulap si Huo at nagsimulang umubo ng dugo dahil sa lason. Hiniling ni Tanaka na pahintuin ang laban ngunit nang malaman ni Huo na nilason siya, gusto niyang ipagpatuloy ang laban dahil kumalat na ang lason at mamamatay din naman siya. Kahit na siya'y pagod na at malapit ng mamatay, nagawa pa din ni Huo na makapagbigay ng huling suntok sa dibdib ni Tanaka gamit ang kaparehong teknik na pumatay kay Kin. Subalit sa pagkakataong ito, hindi niya pinagpatuloy ang suntok dahil natuto na siya sa kanyang kamalian. Ngunit pagkatapos nito ay bigla na siyang natumba. Dineklara siyang panalo ni Tanaka nang malamang sinadya niyang hindi patamain ang huling suntok. Sa katapusan, natumba si Huo sa piling ng kanyang mga kaibigan at namatay din sa huli. Sobrang nagalit si Tanaka kay Mr. Mita nang magawa niyang pumatay dahil lang sa kanyang pride. Tinawag niya itong kakahiyan sa Japan bago naglakad palayo. Sa huling eksena, nakarating ang kaluluwa ni Huo sa bukirin sa labas ng bahay ni Moon. Kahit na bulag, naramdaman niya ang kanyang presensya at tumakbo sa kanyang minamahal. Shoutout kay Telly Travis, Red Lopez, Rabbi Shlomo Goyenberg, Ashley Daniel, Crystal Maiden Harjoline, Mercy Masangya, Made Dato Manong Di Maampit, Muhammad Norma Uyag, Romel Domingo, Elmar Angat, CJ Sumabong, Chacha Vertido, Ramovie Trailer, Villa Carlos James, Wendell Eridiano, Ninja Chef, Upper Phoenix, Benji Labitad, at Carmelita Kane. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.